Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading for Earth Sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, pakisearch na lang siya sa Facebook. Ayan. And hopefully, no? Hopefully, mag-comment kayo sa baba. Kasi actually, dyan mamimili si Madam Jean ng maswerteng mabibigyan niya ng personal reading sa kanyang birthday o birth month sa October. Oh, let's start your reading, Earth Sign. Mabas agad. And I feel like this is the energy for you. You do have the Empress, the Eight of Swords. Why is this so weird? Yung feeling is so weird, actually. And then you do have the Five of Cups. Yung weird ng feeling kasi nakakakita ko ng person na parang nakakaramdam siya ng matinding pagmamahal sa'yo eh. But with the Five of Cups, parang ang hirap namang mahalin ng katulad mo. Ang hirap mong magustuhan. Kasi parang alam kong hindi kita makukuha eh. Or hindi kita pwedeng mahalin. Or gustuhin. Pero gusto kita. Pero mahal kita. That's the energy coming from this person. With the Empress, I feel like sobrang, that's you oh. You look so attractive. Tsaka ang galing mo sa kung ano man yung bagay na ginagawa mo ngayon, sobrang nagsashine ka dyan. With the Eight of Swords, I don't feel like you're stuck, but might be ikaw yung naglagay sa situation mo kung nasaan ka ngayon. Okay? Or for some of you, ikaw ito na hindi mo ino-open ang sarili mo for this person. Kaya nga parang ito yung nakakapagpalungkot sa kanya. Yeah? And let's clarify for Earth Sign, please. What's with the Empress? Queen of Swords. Mm-hmm. What's with the Eight of Swords? Three of Wands. What's with the Ace of Cups? Strength card. What's with the Five of Cups? Could be dealing with the Leo. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Sun. Yung feeling is nung naiparamdam mo or naipakita mo sa kanya ngayon na masaya ka na, na okay ka na, doon naging, na-realize niya eh, kung ano yung mga bagay na pinakawalan niya, na nasayang sa kanya. Dahil maybe in the past, naging okay naman yung connection ninyo dalawa. With the Queen of Swords, nakakakita tayo dito ng pagka-cut off mula sa'yo. And I feel like natutunan mo kasi maging mature. By the way, look so ano ha, pretty talaga, babae man or lalaki. So talagang nagsashine ka talaga. And talagang nakikita natin yung energy na parang hindi ko naman kailangan ng kusino man. Sa ngayon, masaya naman ako kung ano yung meron ako. So, you could be single. Or if you're in a relationship, maybe the person in the past talagang kinut off muna siya sa buhay mo. This person really miss you a lot. I don't know kung siya ba yung nang iwan, pero yung feeling is ganun. Or siya yung malayo or what. But with the Three of Wands, parang the moment na
umalis siya sa buhay mo. Part of you nag-expect, but then pwedeng matagal din naman bago bumalik itong taong to. So, because of that, meron ng mga tao, mga bagong naging rason or mga bagong pumalit sa pagkawala nitong taong to. Okay, maybe friends or attention. So, may mga iba nang pumalit sa kanya. And with the strength card, this is like your person. The person that you're dealing with. Na parang mukha lang siyang okay eh. Punong-puno ng pag babalat kayo or ano bang term nun? Parang kunwari, yan, pagkukunwari. Punong-puno ng pagkukunwari itong taong to na okay lang siya. We're in deep inside with the Four of Pentacles. Hindi talaga. Hindi siya okay. So, ano yung gusto niyang mangyari? Anong gusto niyang mangyari sa inyo? Anong gusto niyang gawin? You do have the Fool. So, ang gusto niyang gawin is mag-take ng risk. At maybe yun din ang gusto niyang gawin mo. Mag-take ka ng risk. Dito sa connection ninyong dalawa. And ang gusto niyang mangyari is the Two of Pentacles. And a Knight of Swords. And the Magician is at the bottom of the deck. Nine of Swords is here. So, actually gusto niya na I feel like gusto niya na siya yung lumalayo. So, yun nga. Maybe hindi siya sanay sa ginagawa mo na ikaw yung lumayo sa kanya or nakita niyang okay ka na. So, the moment na ikaw naman yung lumalayo sa kanya, yun nga, na-realize niya, mali pala yata na na pinalagpas kita. Parang ganun. Pinalagpas ko yung pagkakataon sa ating dalawa. What will happen in the near future for you? You do have the Ace of Wands and the Lovers. Justice card. Five of Wands. Clarify the Five of Wands. Three of Swords. Why is the Five of Wands and the Three of Swords is here? The Star, Six of Cups. So in the future, nakita ko ng new connection or maybe love relationship na may mga gagawing bago dito. And this is a person na nakakita tayo ng possible marriage sa inyong dalawa and happiness doon sa relationship na yun. I can see a lot of fulfillment sa paghahangad or pangangailangan ng bawat isa. So, nakikita natin na ibinibigay mo yung part mo with this person. This could be a new relationship for you. Or kung may relationship na sa inyo ngayon, may mga gagawin kayo in the future na mga bago na makakapagpasaya, makakapagpabloom lalo sa connection at sa relasyon ninyo. And ang problem dito is I can see possible competition. Kasi the third person or the past person is coming back. Kasi alam niya sa sarili niya na ikaw talaga ang gusto niya with the Star. Gagawa siya ng paraan na makuha ka. The Six of Cups, this is the past person coming back in your life. Maybe apologizing na saying sorry. And I'm here, I'm back. But I feel like you're no longer welcoming this person. Hindi mo na siya wini-welcome. And, itatry niya pa rin yung best niya na patunayan sa'yo kung bakit dapat kailangan ay siya.
Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.